Yun ah, pasensya na mga papsi no, bago tayo umuwi galing sa trabaho mga kapapsi. Gaya ng ipinangako ko, medyo may mali doon konti. Dahil papakilala ko sa inyo si paring Manuel Antisopisyal no. Ito yung channel niya mga kapapsi no. Ganito mga kapapsi no, pakilala ko siya siyempre, papakilala ko siya pero hindi ko siya pwedeng ipakilala ng buo kasi nga pribadong tao pa rin yung mga kapapsi no. Ang ikukwento ko rito mga kapapsi, kung sino ba si paring Manuel Antisopisyal, paano kami nagkakilala mga kapapsi no, ni paring Manuel Antisopisyal, yan, yun mga kapapsi, unang-una kami nagkakilala niyan, siyempre dito sa YouTube no, isa kami sa mga makukulit dyan sa comment section ni Idol Jabber Sniper. Ngayon na mga kapapsi, naging nagkakilala nga kami, yun, nagkausap kami at diretso na tayo mga kapapsi no. Sa Makatwid, nag-sponsor siya sa Bukana mga kapapsi no, nag-sponsor siya sa Bukana. Tinanong niya muna ako, bago kasi siya nag-sponsor, tinanong mga labo siya. Talaga, labo eh. Labo nagpinto ko yata, umpisa pa lang, malabo na agad. Tinanong niya ako mga kapapsi, kung makakapunta ba ako ng Bukana. So, sabi ko, kung malapit daw ba ako sa Bukana, kung pwede ba akong pumunta. Sabi ko, pwede naman sir, sabi ko. Pwede naman sir, ako pumunta ng Bukana. Medyo malayo, pero kaya namang motorin. Kaya lang sa ngayon, wala pa tayong contact. Hindi muna. Hahanap muna tayo ng contact para makapasok tayo ng Bukana kasi sa Bukana sobrang higpit talaga dahil nung time na yon ay pandemic, di ba? Ngayon sabi niya magpapadala daw siya ng pera. Ngayon sabi ko, wag muna kasi nga po ay wala pa tayong contact. So doon pala sa sinabi ko na yon, hindi ko naman ini-expect na yung palang sinabi ko na yon na wag muna siyang magpadala kasi wala pa tayong contact. Doon niya na kuha yung pagkatao ko. Doon niya ako nakilala. So ibig sabihin, nagtiwala siya kasi nga huwag muna ako padala kasi wala pa tayong contact. Wala sa isip ko siya nakaisip na kwento niya lang sa akin ano. So yun, nakontak ko si Jimboy Perez. Tapos yun, nag-usap kami ni Jimboy Perez. Okay daw. So yun, sinabi ko kay paring Manuel Antisopisyal. Hindi pa Manuel Antisopisyal yung channel niya noon. Orbit de Laverboy pa. So yun, mamaya ikwento natin kung bakit naging Manuel Antisopisyal no. Ngayon, yun, nag-sponsor kami doon. Nagkita kami ni bago kami pumunta doon mga kapapsi, bago kami pumunta doon, umuulan-ulan na. September yon, September 17, hindi ko makakalimutan yon. Umuulan-ulan na nung umaga na yon. Pagdating namin sa Tagaytay, sobrang hamog na. At pagdating namin ng Bukana, tinix ko si Jimboy Perez at nagreply si Jimboy, sabi okay daw, puntahan niya doon si Idol Jeep sa bahay nila. So, pinuntahan niya, wala roon. Ito na ngayon, mga kapapsi, kinakabahan ako kasi syempre yung pera nasa akin na. Tapos ang layo ng nila minotor namin. Tapos masasayang yung oras namin, yung pagbiyahe namin. Masasayang yung pagod namin kasi wala doon si Idol Jeep eh. So ngayon, di tambay lang kami doon muna, nagtatambay kami. Yun. Hindi namin nakalain na paparating pala si Idol Jeep na tanaw ng kasama ko ng barangay doon kasi may checkpoint yung barangay doon, may checkpoint sa may Bukana no, may checkpoint silang nilagay. So hinaharang lahat ng mga papasok. Nandoon lang kami sa may checkpoint na yon. Kasi nga wala si Idol Jeep. Natanaw ng gwardiya ng barangay Tanod. So pagdating namin doon, pinansin naman agad kami ni Idol Japper, si kumay ko Idol sabi niya, yun. Lumapit naman sa amin agad si Idol Japper no, kasama si paring Madi Katigbak tsaka si Kuya Ikar. Magkasama silang tatlo kasi magpapagawa yata ng motor nung sa Yamaha, yung Bumblebee pa ang gamit niya na motor nung time na yon, kasi nga ipapagawa yung Bumblebee. So
ito mga papsi pa, laban, yan lang yung video na yun. Kunti lang lagay ko tapos yun. Yan, panoorin nyo. Yan, yun yun, yun yun. Tapos ngayon, doon na kami nag-umpisa. Lagi kami nag-uusap ni paring Manuel Lentis Official. Yan, kwento-kwentuhan ng buhay. Hanggang sa hindi namin nakalain na napalalim na pala yung pagiging magkaibigan namin, no? Hindi lang basta sa YouTube kami naging magkaibigan, kundi personal na buhay na ang pagiging magkaibigan namin. Ano na nga sa ngayon, may tuturing ko na siyang malapit na kamag-anak sa buhay ko, mga kapapsi, no? Kasi hindi lang basta kaibigan ang turing ko sa kanya, ganun din yung turing niya sa akin. So ngayon mga kapapsi, ito yung buhay namin sa YouTube mga kapapsi, ay parang bangka. Ayan, parang bangka. Ayun naman, that's papsi, parang bangka. Habang naglalayag kami mga kapapsi sa mundo ng YouTube, sakay ng aming bangka na di motor mga kapapsi, no? Hukit to ha, bangka. Yun, may tuloy-tuloy lang ang paglalayag namin habang sakay kami sa pambot. Yan, tuloy-tuloy lang hanggang sa dumating. Yan, may dumating na bagyo. Yan, bagyo. Halimbawa, bagyo ba? Bagyo. Nadatnan kami sa gitna ng laot. Yan, guwapong bagyo. Guwapong bagyo. Di ko akalain mga papsi na yung bagyo pala na yon ay siyang sisira sa ano namin, sa pambot namin. Di ba? Para hindi naman totally sinira, kundi sumadsad kami sa bahura. Ayan. Sumadsad kami sa bahura, nasira yung ilisi namin. 'Yon, nasira yung ilisi. Papsino. Nasira yung ilisi namin, sumadsad kami sa bahura dahil sa gwapong bagyo na 'yon. 'Yon. Yung iba na may panakay kaming iba, may panakay kaming iba. Yung iba, tumalo na. Siyempre, baka mamaya malunod din, di ba? Ang naiwan, dalawa kami ni paring Manuel Lentis Official. Dalawa kami doon lang. Hindi namin iniwan yung bangka. Tuloy lang kami sa paggaod. Gaod, sagwan. Tuloy lang kami sa pagsagwan, no? Sagwan ang gamit namin kasi nasira na yung ilisi namin. Sagwan lang kami ng sagwan. Tuloy lang ng sagwan. Yan. Maigi naman at meron namang kagaya ni Hansing Official at paring Madi Patigbak na handang magbigay sa amin ng life jacket kung sakasakali man. Ano ba yan mga kapapsino? Yan mga kapapsino, hanggang sa ngayon tuloy-tuloy lang tawag ko sa kanila, tawag din ni paring Manuel sa amin, tuloy-tuloy lang, kundi man Sabado, Linggo, kasi nga masyado siyang busy sa trabaho mga kapapsino. Busy talaga si paring Manuel Lentis Official, no? Alam nyo na ang OFW kasi mga kapapsi, kahit ako hindi ako OFW, nararamdaman ko kung anong mga nararamdaman nila mga kapapsino. Kasi nga ganito yan eh, nasa ibang bansa ka, hindi mo naman talaga kilala yung mga taong mga nakakasalamuha mo doon, ibang lahi. So iba pa rin talaga kung Pilipino ang kaibigan mo. So yun nga, kahit sa social media kami nagkakilala ni paring Manuel Lentis Official, wala pa rin kaming iwanan. Hindi niya rin ako iniiwanan kahit hindi ako sumikat dito sa YouTube o hindi man nagtagumpay pa yung vlog ko. Malay natin, balang araw. Malay natin, balang araw, tumastas yung views natin. Kaya mag-subscribe na kayo mga kapapsi. Wala namang bayad yan. Napakalaking tulong po sa amin yan mga kapapsi, no? Mag-subscribe po kayo kay akin, Papsi Moto, tsaka kay paring Manuel Lentis Official. Yan. So, di ba? Napakalaking bagay po niyan mga kapapsi, no? Iba kasi mga kapapsi yung yung mahirap ipaliwanag mga kapapsi. Kasi yung mga OFWs natin, kahit sabihin mo kasama doon ng pamilya nila,
iba pa rin talaga na naglilibang sila pagkatapos ng trabaho, nanonood ng YouTube, may makakausap na Pilipino, o may makakausap na galing dito sa Pilipinas, nakikibalita sila kung anong mga nangyari dyan. Iba-iba yun mga kapapsi talaga, kisa sa doon lang sila pagkatapos ng trabaho, matutulog na, pagkagising, trabaho na naman. Ano di ba mga kapapsi, parang malungkot ang buhay ng ating OFWs mga kapapsi. Shoutout sa lahat ng mga OFWs dyan. Kapatid ko, OFW din. Mga pinsan ko, OFW din. Shoutout Randy Rizaga tsaka kay sa pinsan ko si Joseph Manggubat, lahat ng mga kamag-anak ko, kay Prissy, shoutout sa iyo. Kay Sir Jun Barkayda, yon na shoutout sa iyo sir. Maraming maraming salamat eh mga kapapsi, i-subscribe niyo rin pala si Sir Jun Barkayda, PGF Mac mga kapapsi, PGF Mac Pet Official yan. Paki-subscribe din po. Syempre no, mga kapapsi, napakalaking tulong po ng OFWs siyempre sa bansa natin mga kapapsi, no? Tinuturing nga mga yan na buhay na bayani mga kapapsi, no? Kasi sa laki ng tulong na binibigay nila sa bansa natin mga kapapsi, no? At yun siyempre, hindi lang doon nagtapos ang kwento namin ni paring Manuel Entis Official, no? Mga kapapsi, no? nanganak si Mrs. Tapos yun, tumulong nga rin si paring Manuel Antis Official. Maraming tumulong dyan mga kapapsi, no? Paring Diiro, yan, marami. Ricky Sanoy, maraming tumulong dyan nung nanganak si Mrs. mga kapapsi, no? Ayun nga, isa sa nagkaproblema tayo doon mga kapapsi, no? Dahil sa bagyo. Dahil sa bagyo, anyway, huwag na natin pag-usapan yun mga kapapsi, no? Matagal na yun. Tagal na nangyari rin mga kapapsi, tanggap na natin yun. Naging kumpare ko si paring Manuel Entis Official, no? Nagpagpabinyag, nagpadala rin sila. Maraming nagpadala mga kapapsi, no? Hindi ko lang maisa-isa, shoutout sa inyo. Dalawa nagpadala mga kapapsi, no? Nung pagpabinyag, si paring Diero at si paring Manuel Entis Official. So yun mga kapapsi, no? Naging kumpare ko siya dahil sa YouTube. Nagkaroon akong kumpare sa ibang bansa dahil sa YouTube o saan ka pa mga kapapsi, no? Pero mga kapapsi, yan, hindi ko inaabuso ang mga yan mga kapapsi. Ano yan eh, kumbaga hindi kagaya ng siyempre, meron kasi mga kapapsi na ano eh, meron kasi tao na kumbaga trupan lang OFWs. Uy, pahingi naman ng ganito, pahingi, hindi ako ganyan mga kapapsi. Baka iniisip nyo na ganyan ako. Hindi ako ganyan mga kapapsi, no? Totoo kung anong pagkakakilala nila sa akin, totoo. Walang halong kaplastikan kung anong pagkakakilala nila sa akin sa mundo ng YouTube, sa Facebook. Yun ako mga kapapsi, no? Ilang bisis nang tumulong sa akin yan si paring Manuel Entis Official, pero tinanggihan ko yan. Meron pang minsan na isinauli ko pa kasi akala ko kailangan ko yung tulong niya na yun, pero isinauli ko mga kapapsi, pero hindi siya pumayag. Sabi niya magtira daw ako para sa mga bata, tapos sige, ipadala na lang doon sa probinsya nila, pero hindi bumalik sa kanya yung pera mga kapapsi, no? Grabe, napakabait, napakamatulungin ni paring Manuel Entis Official mga kapapsi, no? Sa totoo lang, napakarami ng tinulungan yan mga kapapsi, no? Ang nakakaalam niyan ay siguro ako, pamilya niya, kung sino mga tinulungan niya, yun lang nakakaalam niyan mga kapapsi. Totoo lang, nagsasabi ako ng totoo, si paring Manuel Entis Official ay napakarami ng natulungan. Lalo sana kung mag-success din siya sa YouTube niya mga kapapsi at pasuportahan natin, eh mas makakatulong pa siya sa mas nangangailangan mga kapapsi, no? Yun, kagaya niyan sa akin na GoPro, nagpadala siya. So tinanggap ko mga kapapsi yung GoPro kasi hindi naman pera yun. Yun ay gamit para makatulong sa akin na baka sakali na dahil sa YouTube, dahil sa camera na ibinigay niya sa akin mga kapapsi, ay baka sakali na doon ako magtagumpay. So, yun yung tulong na maganda mga kapapsi, no? Hindi pera. Turuan mo yung taong
kumayod, tulungan mo para kumayod, huwag mong bigyan diretso ng bigas, di ba? Huwag mong bigyan diretso ng kain na isusubo na lang. So, hayaan mo siyang matuto na kumayod, tulungan mo siya para magkaroon siya ng pangkayod, pangkayod, di ba? Yun yung magandang tulong, mga kapapsi, no? Yun yung para sa akin, yun ang magandang tulong. Kaya sabi ko, sige, tanggapin ko yan, baka sakali nga, kasi wala tayong kakayahan ganun, mga kapapsi, na bumili. Ngayon, ang dami dito. Parang may tilas yata dito, mga kapapsi. Marami akong gustong ikwento sa inyo, mga kapapsi, no? Parte sa mga tinulunganin, ang tinulungan niya, may taga Maynila pa nga na pinahospital niya, o di ba? Nagkabagyo sa probinsya niya, tumulong siya sa mga tao roon. Napakarami, mga papsi, ng mga tinulungan ni Paring Manuel Entis Oficial. Hindi ko na nga lang maisa-isa talaga, mga kapapsi, no? Sa Bukana may mga tinulungan din siya. Yan, yun naman ang totoo talaga, mga papsi. Napaka matulunging tao ni Paring Manuel Entis Oficial. Kasi nga, galing din siya sa mahirap at naranasan niya yung hirap ng buhay. Kaya hindi naman siya mayaman. Hindi siya mayaman, mga papsi. Kung hindi siya kakayod, hindi rin kakain ang pamilya niya, no? Double job nga siya, mga kapapsi. Nagdo-double job siya para lang umasinso, di ba? Ngayon sana kung magtagumpay din siya sa YouTube, mga kapapsi, yan, kung magtagumpay din siya sa YouTube, mga kapapsi, mas makakatulong pa siya. Kasi hindi naman pwedeng tulong ka ng tulong, tulong ka ng tulong, yung pinaghirapan mo, tutulong mo. So ano pa, bakit ka nandyan sa ibang bansa, bakit ka nagtrabaho dyan sa ibang bansa, di ba? Kung lahat ng kinita mo, itinulong mo lang din. Hindi rin po pwede yung ganun, mga kapapsi. Natural din na dapat magtira ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Kaya ka nga nandyan sa ibang bansa eh, para sa pamilya mo, di ba? So yun nga, mga kapapsi, kung sana magtagumpay kaming dalawa ni Paring Manuel Entis sa YouTube, yun, doon talaga ang purpose doon, mga kapapsi, no? Yun talaga ang purpose nun. At syempre, pamilya din, lalo sa akin, syempre, kaya naman ako nangarap din dito sa YouTube, para sa pamilya ko, mga kapapsi, no? Ang daming lamok, mga kapapsi, para sa pamilya ko, mga kapapsi. At syempre, meron din tayong nakalaan para sa itulong ko sa kasakali man. Sana, mga kapapsi, suportahan nyo ang channel namin. Hanggang doon na lang, mga kapapsi. Ang dami kong gustong ikwento, ang problema nga lang, napakaraming lamok dito, mga kapapsi, baka tayo magkalinggi pa. So hanggang doon na lang, mga kapapsi, no? Sa mga tumalon sa bangka, shout out sa inyo. Doon sa mga naiwan sa bangka, maraming salamat sa inyo. Tumalon sa bangka, bye bye.